Diyos ay aming ayaling papuliyan. Pasasalamat niyo po higit. Aking pupulihin kanyang mga gawa, kayo na aking makinig matuwa. Ang pagpapakilala niya ay inayan, at ang ngalan niya ay pumili ng lahat. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y nililigtas sa hirap at lusa. Ang helyang bantay sa may tawag sa Diyos, sa mga panganib sila'y inuukot. Mga kapatid, halina't tingnan ang dasapit ang kabutihan ni Yahweh, mapalad at tao na nananalig sa Kanya, purihin ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Uwitin po natin ang panimulang gawin, maligayang sinasamba. Binigyan tayo ng pag-asa na si Kristo
na nagpapamanal at ang lahat ng ginawang banal ay mayroong isang pinagmulan. Ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Halina mga minamahal, ipagtapat natin ang ating mga pagkukulang at hingin ang kapatawaran sa Panginoon. O Diyos na mahabagin, balik mo ang aming mga buhay ay walang kabuluhan kung wala ka sa aming buhay. Ang aming mga pagkilos ay walang halaga kapag hindi namin sinusunod ang iyong kalooban. Patawarin mo kami sa aming mga pagkawalan ko sa mga nangyayari sa aming kapaligiran at pagpapabaya sa mga gumagawa ng masama. Patawarin mo Panginoon natin matatagpuan ang panibagong buhay na may kalakasan at kapayapaan. Kaya sa bawat pagkakataon, kasihanawa tayo ng banal na diwa upang mabuhay sa kabutihan at kabanalan. Salamat sa kahababan at katapatan ng Panginoon Diyos. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Kamusta po? Tayo po sana ay mananiling ligtas sa ating mga lamanan. Tayo po ay MTCQ simula bukas hanggang August 31, 2021. Ang ating po Christian Mission Fellowship ay nagkaroon po ng pagbabago. Ito po ay sa September 4. Sa gawain, kung ito ay gagawin na po ang buong selebrasyon gaya sa ang maglilingkod po para sa darating na linggo ay mga CYF. Ito po ay ire-record ng Friday sa ganang alas 3 ng hapon dito sa ating simbahan. Batiin po natin ang mga magdiriwang ng kaarawan sa August 17, Marvin Agonoy at Elena Marquez. August 18, Aaron Agon. Alalahanin natin ang kahabagan ng Panginoon
sa gitna ng minigal na pagkalat ng COVID-19 dahil sa Delta variant. Alam po natin na ito ay na-predict na ng mga researchers. Kaya iba yung pagsunod at kooperasyon ang inihiling buwan po sa mga mamamayan. Pagsunod sa minimum health protocol at iwasan ang mga matatagong lugar. Kung kinakailangan ang mga nakatatanda at mga bata ay manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Isama din po natin sa pananalangin ang patuloy na pagalingan ng ilan sa ating po mga pananampalataya. Dito po sa District 2, ang kapatid na Sally Magana na nagre-recover mula po sa COVID-19. Sa District 1, ang pamilya ng Labastillas ng Church of the Palms ay nagre-recover din po mula sa COVID-19. Idulugin natin sa ating sama-sama pananalangin ang ating bansa. Gayamang alam natin na marami na rin po ang nagpapahiwati ng kanilang pagnanais na maglingkod sa taong bayan sa pamagitan ng nalalapit na eleksyon 2022. Tayo po ay manalangin. Sa iyo ang dakilang paylikha. Pinapahayag namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Hindi mapipigilan ng anumang puri ng epidemya ang pagtitipon ng iyong mga anak sapagkat mayroong at mayroong naging kaparaanan upang sama-sama magpuri, sumamba, umawit, paghalong ng buhay at ipanalangin ang isa at isa. Nagpapasalamat kami sa buong isang linggo na binigyan mo kami ng karunungan at sapat na sigla upang mamamalan namin ang iba't iba namin mga kumunin. Dahil ako sa aming mga minamahal na nakararanas ng karamdaman sa aming mga ama, ina, kaya mga kapatid o mga anak na maaari sa kasalukuyan ay nakakaranas ng manindi o lukhang sakit. Kami po ay tumutulog po, Diyos. Mahabang ka po sa bawat isa. At tausap-usap ko sa salamat para po sa mga anak mo na nakaranas man ng sakit ng COVID-19. Sa kasalukuyan ay nagpapagaling. Aming Diyos, patuloy mo po silang lipuin sa pamagitan ng iyong mapagparasakit na kamay at ipagkaloob ang muling kasiglahan, normal ang buong pagkilos, paggalaw ng kanilang buhay. At tunay nga ang Panginoon na ituturing na ikalawang buhay para sa ilan ang makasurvive mula po sa nagsabing COVID-19. Hinihiling namin ng Diyos ang aming pamahalaan ay lalo pang pamilit ng pagmadyan, maging seryoso sa kanilang paglilingkod para sa taong bayan. Opo, ang bakunahan ay nagpapatuloy. Subalit hindi ito nakakaabot sa pinakasulok ng aming lipunan. Maaaring nagaganap na katiwalian. Maraming mga tao na nanawag maling ang panganib o agam-agam higil sa bakuna na itinutuwag. Naroon din ang kalimuhan kung epektibo nga ba o magbibigay pa ng dagdag na panganib ang nasabing mga bakuna
Sa lahat ng ito, aming Diyos, sa iyo lamang kami mananalig, mananatili at magtitiwala. Bagaman ang aming mga ninuno ay nakaranas ng iba't ibang mga sakuna, mga digmaan, maraming mga tao na bawi ang buhay, bilyon-bilyon. Subalit sa mga sandali ito, nawa't pa rin ang aming pinakamataas na patuloy masasalamat sa iyo sa iyong pagliligtas o pagsalig sa aming buhay. Sa panibagong o makabagong teknolohiya o mga research na ginagamit mo upang maisan ano mga uri ng pangamba o ano mga dagdag na sandi upang kami po ay hindi magpatuloy sa buhay. Ang kinakailangan namin ngayon, O Diyos, hindi ang pagsisihan ang ibang mga tao. Hindi kami po ay kumaksyon na magkakabit kamay, magkakabit isip upang ang pandemya ito ay lalong sa mabilis na panahon ay matapos na. Muli kami po ay umaasa sa iyong kahabagan ng tulong. Kaya kami po ay narito upang sa iyo namin ilapit ang aming mga agam-agam kababagan. At dahil ikaw ang magkakatiwala ng Diyos, nilalaman namin ang lahat ng ito. Sapagkat ikaw ay mapagpala sa iyo, sa sino man ang sa iyo ay nananalig. Tinataas din namin sa iyo, O Diyos, ang mga nakatatanda na may sakit o kaya po ay nawawala ng kasiglahan dahil nga nananatili sila sa loob ng kanilang tama. Bigyan mo po sila ng kaaliwan ng kaligayahan at nawa ang kanilang mga minamahal ay nilahiyan upang sila ay suportahan ng Panginoon. Nawa ang bawat sandali ay maging pagkakataon upang pag-usapan nila at may nila ang kanilang pamamuhay. Ang salita ng pag-asa nawa ang mamutawi sa bawat bilin at ang mga puso na lalo pang nagmamahal, umiintindi sa anumang mga hindi pagkakaunawa sa panahon ito. Ang kapayapaan nawa ang umilay simula sa aming mga tahanan. Hindi sa mga nabaliit na bata, pakaingatan mo sila, O Diyos. Gaya ng Mandela Garden ay isang banta para po sa mga maliit na bata. O aming Diyos, bigyan mo kami ng sapat na karunungan upang anumang hakbang na sinasagawa, hindi lang ang aming gobyerno, hindi maging ng buong sa daigtigan ay higit na makatulog upang kami po ay mapanatili sa pag-ibagunay sa aming paglampan sa aming iba't-ibang mga pagkakulay. Ang hindi po pinagpapasalanan po, Diyos, ang pagsakit ng kaagawan ng aking mga kapatid. Sila nga po ay inyong pagpalain at tingapin. At saan lang po sila naroon, dahil na po ang nasa ibayong bansa. Inuha po sila ang bigyan ng sapat na kalakasan para po na Marvin Abonoy, Elena Marquez, Erron Abonoy. Nawa kanila pagdiriwang ng kaarawan ay maging makabuluhan, nakatami, sapagkat sa kita ng pandemya, mayroon silang tagday na lakas at kasiyahan sa kanilang mga puso. Aming dakilang nailuhan, nawa ang aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan ng virtual at paraanan ay kaaya-aya at katanggap ng lahat. Pakalinisin mo ang aming mga puso na nadudulisan ng iba't ibang mga pagkukulang at pagmamalalis. Bigyan mo kami ng payapa ng puso na sa iyo lamang umaasa at pati sa panahon na kami po ay maaaring
nawawala na ng lakas dahil hindi mo nauubos sa aming mga resources. Subalit naniniwala kami na pupunuin mo ang lahat ng ito sa tugad ito ang Diyos na tiyak na ng mga pagkatulaganin. Iabot mo din, O Diyos, ang iyong mapagaling ng kamay sa lahat ng mga nagugutom na umhaw, sa lahat ng nawala ng kanang buhay. Abutin mo sila sa pamagitan din ng mga programa na aming sinasagawa mula sa patibang Iglesia, NGO, at government offices. Muli, aming Diyos, ipangawa ang siya mauna sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu sa aming pagsamba at pakikinig ng iyong mga salita. Kailin sa pagsasabuhay ng iyong mga atas upang ang ibang mga tao ay lalas na makatilala sa iyo. Ang Diyos na kaya ang tinapay ng buhay na nagkaloob ng kaligtasan sa buong sanlibutan. Ikaw ang aming isama at dalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Pagbasa po mula sa lumang ipad ay matatagpuan sa Kawikaan, chapter 9, verse 1-6. Itinayo ng karunungan ang kanyang bahay. Ang kanyang pitong haligi ay kanyang inilagay. Mga hayop niya ay kanyang pinatay. Ang kanyang araw ay kanyang nalungan. Kanya rin inihanda ang kanyang habagkailan. Sinugo niya ang kanyang mga alinang babae upang manawagan mula sa pinakatataas na dako sa bayan. Sino mang wala kuha pumasok dito? Sa kanya ng kanina sa pag-unawa ay sinasabi niya, halikayo, kumain kayo ng aking tinapay at uminom kayo ng alak na aking naluhan. Iwan ninyo ang kawalang kuha at kayo'y mabuhay, at kayo'y lumakad na may pangunawa. Siya na may mabubuhay lagi sa atin.
Ito ang tinatay ng bumaba galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang natin na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay magbuhay, magpakailanman. Sumating lahat ang pagpapala ng Diyos at ang pagkakarunungan sa ating sama-samang pagbubulay at pagsasabuhay ng Kanyang salita. Thank you.
espiritual na paglalambahan. Kung last Sunday ko ay halos hapon na isagawa ang ating virtual na worship service. Hindi naman po ito magiging hadlang kung halimbawa sa dating na mga pagkakataon ay hindi po tayo ng hapon, tanghali, umaga, madaling araw na ating sinasagawa ng ating pagsama. Ang mahalaga mga kapatid, naroon ang ating pananalig sa Diyos. Kaya nga, halina, tayo po ay bahagi ng ilahok sa ating sama-samang pagsamba bilang ating paggana, bilang ating paghando ng ating buhay sa Diyos na nagbigay sa atin ng kanyang buhay. Ang pamagat ng ating paglilinay ay nananakan kay Kristo. Kung inyo pong mapapansin na ating mga batayan ng mensahe ay lagi na lang po may kinalaman sa paksang tinapay ng buhay. Si Jesus na itinutunin na tinapay na bumaba ng salamin, tinapay na walang hanggan, tinapay ng kabuhayan. Sa linggo ito, batay sa Revised Confectionary na ating pong sinusunod bilang isang iglesia, Mississippi, ating pong sisikapin yung paliwanag si Jesus bilang tinapay na pinagdaloob sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang laman. Bago tayo magpatuloy, nais ko pong ipahayag na ang Ebanghelyo ayon kay Juan ay hindi tulad ng ibang mga Ebanghelyo na Marcos, Lucas, at Mateo. Yun po yung mga tinatawag na synoptics, no? Kaya po magkakahalimutan. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, no? Maliban sa siya po ay, ito po ay naiimbago at sulat mga 100 years matapos na ipako o mamatay ang ating Panginoon, ang Ebanghelyo ito ay naglalarawan tungkol sa revelation o paghahayag ng Diyos sa pamamagitan niya ng mga kababalaghan, ng mga palatandaan or signs na ginawa ni Jesus. Hindi yung tema na paulit-ulit, no? Sa wikang Tagalog, laging sinasabi ng Panginoon, ako nga. Ako ang pintuan. Ako ang puno. Ako ang tinapay. Na sinasabi ng tutumbas niya sa Diyos Ama. Sapagkat siya at ang Ama ay isa. Ito po ay ayon sa Juan, Kabanata 10, talatang 3. Ang sino mang makakita kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga kababalaghan at mismo sa kanya bilang ako nga ay may buhay na walang hanggan. Ang sino mang nalalim na si Jesus ang tinapay na nagmula sa langit ay hindi na mabubutong ni maupukaw man. At sa ating pagdilinay ngayong araw, sinabi ni Jesus na marimangkangin ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo, hindi kayo makakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ay buhay sa huling araw. Kabanata 6, talataang 53 hanggang 54. Napakahirap maunawaan ang ganitong pananalita ng Panginoon. Kung ito ay sa literal na kaparaanan natin iintindihin. Kaya nga, yung mga Hudyo na nakarinig sa kanyang mga pahayag ay nilaking gulat. Ibig ba sabihin na pag kinain ng sino man ang laman ni Jesus at inumin ng kanyang dugo, magkakaroon sila o
autopsya ng buhay, pinaratangang tuloy ng mga Hudyo, yung mga alagad ng Panginoon sa Kristo, ng tinatawag na cannibalism. Yung mga tao na kumakain ng laman ng kanilang kapwang tao. Subalit mga kapatid, simple lang po ang kahulugan ng pahayag ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad. Ito'y may kaugnayan sa talatang 14 ng Juan Kabalata 1. Naging tao ang salita at siya'y kanilangan sa piling natin. Sa mga kapatid, si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, the Word incarnate, yung pong salitang carne, carne noto, ibig sabihin nito ay laman. Ang Diyos na nagpamuhay sa pamamagitan ng laman o pisikal na kaparaanan ay nagpamuhay sa mga mamisda, maniningin ng buwis, mga bata, kababaihan, kalapihan, mga may sakit, mga inaalihan ng masamang espiritu. Sila ang mga tao na pinili ni Jesus na makasalamuha at makapanayan sa pisikal na paraan. Sa kanilang mga kaligayahan, nakipagdiwang si Jesus. Sa kanilang pinagpis, siya ay nakiyak, nakidamay. Pinahayag niya ang mabuting balita sa mga lupa, hindi lang pagpapalaya sa mga sinisiyan. At dahil dito, napakaraming tao ang sumunod sa kanya. Natuwa sila sa mga himala na kanilang nasaksihan. Mayroon mga nanampalataya ng daglingan. Katulad ng babae dinugtuko sa loob ng 12 taon at sa pamamagitan lamang ng pagtigo sa damit ng Panginoon, tiyak na siya mapapagaling. Meron din isang lalaki na ipinanglap na mula na nakarataya kay Jesus at marami pa pa. Subalit may ilan na hindi na napili sa kanya at sa kanyang salita. Ang pinakamalungkot, marami ang nanampalataya sa umpisa. Subalit, sa huli, sila ang maging daan tungo sa kamatayan ng Panginoon. Sila ang maging instrumento tungo sa pagpapalawig pa ng kasalanan at pagpapalawig ng pagpaslang ng tao sa aling na maging daan tungo sa pagpapalawig ng buhay at buhay na walang hanggan. Sa kasalukuyan, ang ganitong malungkot na katotohanan ay ating nagdadasal. Di ba may mga tao na hindi natuwa pa rin biro o joke ang COVID-19 pandemic? Hindi siniseryoso ang sitwasyon kahit kadalat na ang balita tungkol sa pagbabagong uri o mutation ng COVID. Yung paglala ng pag-atake ng virus sa katawan ng tao. Kaya nga, lalo bang pinanawagan ang taong bayan na ipagpatuloy ang pagsunod sa health protocols, kabilang na ang pag-iwas sa mga taong lugar kung saan hindi po gusto ang air ventilation. Dahil dito, inaasahan na kung mananatili po tayo ang sumusunod ng matapat at namot tama yung from easy dadaan muna tayo sa modified ECQ. Saka tayo lilipad sa GCQ. Ay tiyak ko na liniit at liniit yung dami ng COVID cases na daily dahil nga po sa ganitong kaparaanan. At nakita na po natin, it's a proven evidence sa amin po na kapag ganito po yung proseso ng ating sinasagawa ay napagtatagumpayan natin ang nasabing pandemya kahit po sa maliliit na kaparaanan. Ingat po ang mga malungkot, yung mga nababalitaan pa na
mayroong ahensya ng pamahalaan na pinagkinalaan ng municipal code ng bilyong-bilyong piso kaya sa kanilang kapabayaan. Meron silang mga milyon ng mga gamot na nasayang, na expire, hindi na ipamigay sa taong bayan o sa mga mayan sa takdang panahon. Kanina nga po narinig ko sa isang kasabay ko, pasahero sa jeep. Doon nga po sa kanilang municipal territory, ang mga ibinibigay na gamo, eh yung kung kinabukasan, eh expired na. Anong klaseng pangmasiwa at proteksyon ang itinuturo ng ganitong uri ng pamahala buhay po sa ating mga buhay sa ating pamahala. Yun po ang milyong-milyong piso na dapat po ay may pamigay na bilang beneficyo sa mga medical frontliners. Kaya nga, ang tinutukoy po natin at ekte, walang iba kundi po ang DOH. Kailangan po nila po itong panagutan ng mga aksesyon sa kanila ng Commission of Audit ay dapat po nila panagutan. Ang tanong, nasaan ang mga tao at yung mga resources na nagsilisan ng daloyan tungo sa pagpapalagay ng buhay upang madugtungan ito? Nasaan ang pagpapahalaga sa damal ng buhay na kaloob ng Diyos? Hindi po tayo naninisim ang kapatid na loob sa kahit na sino man para isiwala ang kabutan ng sino man na dapat na mamasiwa ito. Kundi aminin natin, bawat isa sa atin ay may bahay. Pabahagi po tayo kung bakit na ipagkakain ang kalapagan sa mga maliliit natin miyembro o kaanib na lingkungan. Sapagkat sa pamagitan ng ating walang pagsasagawa o walang pakialam, lalo pa po kung napapalawak ang kasamaan, ang katiwalaan, nagpapatuloy ang pagbubumis ng pakalimin natin ang sinabi ng Panginoon. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Nalalang pinagod aning kabanata aming. Sa mga tweet, nais ng Panginoon na tayo sumunod at manatili sa kanya at sa kanyang katulungan. Sa lahat ng pagkakataon, abayin kami sa I will abide in you. Nananahan tayo sa tinig ni Kristo na Panginoon. Ito ang kanyang malinaw na panyaya. Kaya gawin natin yung kalulad ang magpamuhay sa laman o sa fisikal na pamamaraan sa ating kapwa. Hindi po puros lip service, kundi sa pamamagitan ng pagtatalaga ng ating pag-aalay ng ating Panginoon, tagay ng pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya pagpalainawa ang mga individual, pamilya, mga iba't ibang samahan ng grupo, ang iba't ibang mga iglesia o ilang sangay ng gobyerno at non-government organizations na nananatiling tapat at mapanagutan sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin upang maranasan ang kaganapan ng buhay. Sa inyo ng mga medical frontliner, pagpadali na tinatawa kayo sa pinili ng buhay upang maging gatuyan ng pagalingan at kalakasan para sa mga guro, mentor o coach. Sumayunawa ang biyaya at ibig ng Diyos sa pagpagdumay ninyo sa mga mag-aaral, sa mga trainings, upang sa gayon ang edukasyon na kanilang tinatanggap ay mayroong kalidad, mayroong integridad sa gitna ng pangihilad ng pandemya. At para sa iba't ibang komunidad ng mga mananampalataya na hindi nakikinayang na ipamigay, iabot ang kanilang kaunting pondo para
upang malasap ng lahat ang kabutihan ni Yahweh. Sumayon ang dami ang biyaya ng Diyos sa inyong pagtatalaga ng Diyos. Muli nga kapatid, inaalam tayo ng Panginoon na alinin natin ang kanyang laman at minok ng kanyang dugo. Ibig sabihin, manahak tayo sa kanyang, mga salita. Maging sa panahon ng kabago-bago. Tunay na ang Panginoon ay laging nananahan sa bawat puso na may pananalig at matapal na sumusunod, tumutupad sa kanyang mga Diyos. Sa pangalan ng Diyos ang Anak at Espiritu Santo. Dalhin niyo ng buong buhok ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala, gawin natin ang pagkandog ng ating buhay na may pasasalamat. Thank you.
sarili kami, o Diyos na langit, kundi sa Diyos na nakayag sa pamagitan ng pagkain na siyang ibigay ng buhay. Opo, inalok kami na sa pamagitan ng aming pagkain ng iyong laman at pag-inom ng iyong dugo. Nang ibig sabihin ay ang aming pakikipamuhay sa mga dukha, sa mga inaapi, sa mga hindi may pagtanggol ang kanilang mga sarili. Ito nawa ang maging uri ng aming pamumuhay. Ang aming paglilingkod nawa ay binibigyang prioridad ang mga taong tulad nito, mga pinili ng Diyos, mga pinili ni Jesus upang mahayag ang presensya ng banal na Diyos sa pamagitan ng mga himala at mga palatandaan nang sa tayo ng pagkakali ng Diyos ay naranasan ng bawat isa. Panginoon, alam namin na may kagalakan, katuwaan, napakalaming pakinabang pagpapala. Ang sa iyo ay sumunod, ang sa iyo ay manatili, ang sa iyo ay manahan. Sapagkat pinangako mo na ikaw ay mananatili sa amin at sa mga araw kami ay mabubuhay. Nawa Panginoon, sa gitna ng mga hamon at pakikihamon ng buhay, sa gitna ng walang natilang ang pag-asa na nagbuhay sa iyo at sa iyong mga salita, ginawa ang manatili sa aming mga puso. Hindi kami titingin sa mga material na bagay na siyang panandali ang harapan. Nauubos man ito, O Diyos, na makakuli. Subalit ikaw at ang iyong yaman ay pangwalang hanggan. Nawa ang lahat ay sa iyo ay manalig. At sa pamagitan ng iyong mga salita, kami ay mabubuhay na hindi na mabubuto ni mauuhaw man. Dahil dito, Panginoon, kami ay maayo sa iba't ibang mga lugar. Bagaman may mga limitasyon sa aming mga pupuntahan, nawa ang iyong dapat namin na mga pamilya, mga individual, ay makakasunod ng iyong kabutihan at para sa kanila ang iyong biyaya. Nawa O Diyos, sa aming pagpapusap, sa aming panalangin, madama nawa ang kahabagan at malasakit sa mga naging hinapis at hirap-hirap na sa muli, Panginoon, maging daloy ang nawa ang iyong pinilesyo at bawat kaani ng UCCPSAP upang maging daloy ng iyong pagpapala at papalawi ng buhay tungo sa kagandahan. Ang aming namang pagsamba ay nagkikaaya-aya sa iyo na bilang Diyos. Ang aming maghahandog ng buhay, maghahandog ng oras, nawa O Diyos, sa buong linggo, sa mga araw na susunod, masumpungan nawa sa ating buhay ng pagsaksi at pagpapatutuo, ang kadakilaan, ang kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Pagpalain mo ang aming mga buhay at aking mga inaguhuhay. Patuloy mo noon, nawa ang palakasin, bigyan kami ng kalungan at kagalakan sa aking pag-aabot ng anumang tulong sa mga higit na mga kailangan. Para po sa mga nasisipag-aral, ibang-ibangungan, ibang-ibang-ibang. Nawa sa mga nagtuturo o gumagabay, ibang-ibang pag-ibigis at ibang-ibang-ibang sa mga nag-aalaga, sa mga may karamdaman. Naro, nawa ang kanilang puso ng pag-alasakit at pagmamahal ng buong
Ikaw nawa ang matanghal sa pagitan ng aking buhay ng paglilapot at pakikisa sa mas malawak ng pangalanan. At ngayon, tanggapin natin ang basbas. Pagpalain din nawa ng Panginoon at iwan ang tinatan kayo. Palimanagin niya nawa ang kanyang mukha sa iyo at makapagod sa iyo. Ilingan na nawa ang kanyang mukha sa iyo.